Di talaga. So nagulat ako ah, in fair. What's up my homies? It's your girl, Madge. Welcome or welcome back to my channel. If this is your first time, thank you so much for visiting. I do contents about beauty, travel, and music. But majority of my contents ngayon is about beauty and makeup. Okay, so for today's video, I'm so excited because marami nag-request nito from Majesties. Shoutout sa ating Majesties. This is a first impression. Yes, first impression. I feel na sobrang late bloomer ako dito sa product na to. So, first impression and comparison ng mga lip products ng Colorant! Ayan, ang dami kong biniling Colorant. So, if you're curious about my thoughts, my first impression ng mga products na ito, just keep on watching! I don't know why hindi ako masyadong nahilig sa mga tints since nung first time ko namang, alam mo na, maglagay ng color sa aking face, I initially have cheek and lip tints. Ayun. But I fell in love with full coverage na lipsticks. That's why siguro ayoko, hindi naman sa ayaw, parang hindi ko preference yung mga tints. But, you know, yung Majesties, they requested a review of this brand, which is Colorant. And naisip ko, why not i-compare ko yung mga formula since they launch a lot of formulas na i-discuss natin later in case na hindi mo pa nakikita yung iba nilang variants. Okay, so Colorant Cosmetics is a local brand here in the Philippines. And yung CEO nila, super sikat. Her name is Nina Elaine Dizon Cabrera. O, diba? Kompleto. So, sikat siya sa TikTok. I also discovered her sa TikTok. Kasi, para I admire na, ano, girl power, ganyan. Tapos, batang CEO. Parang ganun yung, parang bansag sa kanya. Tama ba? Batang CEO ba siya? So, anyway. So, let's dive in sa ating pag-swatch and pag-compare ng product. So, this is my first time talaga, promise. I have two shades of color tint. So, let's start with color tints. Ano ba? Nasaan ba? So, meron akong two shades of color tints. One is Yumi and one is Esme. I don't know if tama yung pronunciation ko. Ah. Esme yung isa. Okay, let's read what color tints are. Color tint is a multi-use oil-based tint that you can use on your eyes, cheeks, and lips. Use in full coverage for a bold color statement or sheer it out for a natural touch of your favorite tint. Okay, so sabi, pwede din siyang full coverage. Okay, so now let's open muna itong Esme. Yan, so this is the packaging, yung box niya, it has the shade name. And then it has the logo of Colorant. Dito nakalagay Color Tint, Multi-Use Oil Tint by Colorant. And this one is their slogan, I guess, Beauty in All Ways. Yeah, so I bought this from SM Beauty, so Watson's, $299. Ayan. Actually, nabili ko to during the buy one take one. Yung binasa ko doon sa website nila, nakalagay din dito sa box. Ayan. Okay, so let's open. And also, nakalagay din pala dito na upon opening, 24 months yung kanyang lifespan. Okay, so this is the packaging. So I know since my sisters bought yung unang packaging ng color tint, I guess yung packaging niya is like nail polish. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung makakakita pa ako. Yan. Papakita ko sa inyo. So this is the new packaging of color tint. First impression, para siyang yung Maybelline. Meron ba ako dito? Ayan, meron ako guys. So ito yung Maybelline na ano, na sensational liquid matte. And then this one is the color tint. Diba? Ayan. Pareha sila, pero bigger ito. This is definitely bigger. So, this is in the shade Esme. Yeah. Oh, doe foot applicator. And, mabango siya. Actually, para siyang ano, para siyang mga liquid lipstick. Yung amoy niya, hindi siya amoy tint. Amoy liquid lipstick. So, let's swatch. Oh! Oh!
okay. So nagulat ako ah, in fair. So ganito pala siya, makapal yung ano niya. Makapal yung consistency niya. So that's Esme Color Tint. And then let's now move on with Yumi. Ayan. So actually meron niya pala akong special guest dito. Ewan ko kung magpapakita siya, but nag-aabang siya guys kasi ba pamanahin ko siya nito. Ayan, so this one is Yumi. Ayan, so feeling ko maganda din to. Oh, this one is more watery siya. Ito mas watery when looking at it lang ah. Ito kasi para medyo oil-based nga siya. Pero this one, same smell. Isi-shake ba? O sige, shake natin. Shake-shake. Watery talaga. Water. Okay. So, hindi siya same nung Esme ng kapal. Yun yung masasabi ko sa kanya. Okay. Oh, so even though na parang watery nga yung rinig ko sa kanya, same pa rin nung consistency. So in fairness naman. So Esme and Yumi, so far na-impress ako. Wow! Oo. Hindi ko ina-expect na, hindi kasi ako nagbasa before this review, hindi ko inasahan na oil-based, tsaka ganito. Kasi mahilig ako sa mga liquid lipstick. Next, Velvet Tints. Okay, so compare natin, bakit pa siya nagkaroon ng Velvet Tint? Kasi first impression ko, by the name, Color Tint, yung mga water-based tint, Velvet Tint, yung liquid lipstick na velvet. So, yun yung first impression ko, by the name, ha? Okay, so the packaging, ayan, longer siya. Ayan, so mas matangkad si Velvet Tint, and then mas thinner, or thinner siya. And then, same lang din. So, what I like about the packaging is it's so consistent with the logo here, with the shade name, and then the variant name here. So, Velvet Tint, it says All Day Powder Mattes by Colorit. So, sabi niya dito, medyo natatakpan na kasi. So, I'll read the description of Velvet Tint. Velvet Tint is an intensely pigmented formula which dries down from a velvet to powder matte finish. This foolproof tint works three ways. So, ganun din. Multi-purpose din siya like the color tint. So, let's open. Ito yung medyo na-capture ako kasi velvet daw eh. So, this is in the shade RSVP. Same siya ng, tsura ng packaging. Thinner lang siya. Meron ba dito nakalagay kung ilang ml? Yeah, so this is 3.5 ml. Then, the color tint is 12 ml. So, mas marami pala yung color tint. This one is $3.49. Mas mahal to. Bakit? Malalaman natin kung bakit. So, ito siya. When you open, yung applicator niya is a flat doe foot. Yung color tint is doe foot siya. Ito naman is flat. Ayan. Iba yung smell naman ito. Doon sa color tint. So, I think hindi na siya kailangang i-shake kasi velvet siya eh. Velvet siya. Okay, let's try. This is RSVP. Alam mo, this one is more creamy, more thick. More thick yung kanyang consistency. Ayun, mas makapal siya. So, this is RSVP na Velvet Tints. So far, okay, maganda naman yung kanyang shade. Next shade that I have here is After Party. So, yan. So, sa SM ko din binili to. May tape pa ng SM. Yan. SM Call to Deliver. Ooh! Parang feeling ko love ko to. Brown, nude, ayan. Gusto ko yung mga ganun eh. Ayan. So, again, this is After Party na Velvet Tint. Ayan, nose. Parang pwede siyang pang, ano, pang contour. Parang pansin ko, parang ubos agad. Teka. Yan, ito medyo makapal. Pero, sa kapal niya, dun sa loob, parang nag, ewan ko, parang nagbubuo-buo siya. Yan, so this is After Party. So, feeling ko bet ko tong After Party.
ganda. Between the velvet tint and color tint, parang mas bet ko yung color tint if you want that lightweight. Kasi mas makapal yung velvet tint. Ganon, yun yung first impression ko sa kanya. When you want that lightweight and buildable na shade, feeling ko you can choose color tint over velvet tint. Now let's try naman yung blendability niya. So let's try ito. Kasi since pwede siya for contour, let's try. So ilalagay ko muna siya dito sa baba. And then ayan, ganyan siya pag shinade. So maganda naman. Sumusunod naman siya. Maganda. Hindi siya yung parang ano, pag ginalon mo, nag-set agad. Hindi naman. So let's see kung ganun din yung color tint. Try natin kay Yumi. So convinced ako na multi-purpose kasi blendable sila. Ito nga lang, madali siyang maset. So hindi ko na siya ma-blend further yung color tint. Pero yung velvet tint, parang feeling ko mas matagal mo siyang mabiblend. Or pag gusto mo siya sa eyelids, mas mapapantay mo pa siya kapag ka nagkamali ka ng apply. So eto, tingnan mo. Ang kapal pa niya. So parang hindi siya masyadong na-blend. So yung velvet tint na after party, perfect for contour. So feeling ko maganda siya for contour. Okay, so let's move on. Ito medyo iba ng formula, yung Color Glaze. This is their lip gloss, I believe. And naubusan ako ng clear na lip gloss. So this is in the shade Blanket. As you can see, medyo iba yung kanyang packaging. Yung packaging nung iba is like plain, ganyan. So this one kasi is parang maano siya eh, colorful, ganyan. Okay, so same. It has Colorette logo, Beauty and Always. And then the shade name, the variant name sa gilid. And then Plumping Lip Gloss by Colorette. So, nakalagay dito, lightweight, pigmented, ultra-glossy. Yung ultra-glossy na name, first time ko siyang marinig kay ColourPop. So, yung mga gloss nila is, they call it ultra-gloss. Yan. Our Color Glaze is a flawlessly pigmented everyday gloss that delivers a luminous shine and plumped finish. This non-sticky formula, so non-sticky daw, malalaman. Is enriched with jojoba and vitamin E to lock in moisture for a non-drying, smooth, and comfortable wear. Use it alone or layered over your favorite lip product. Okay, so let's try. Since this is not colorless, so may shade siya, which is Blanket. Isa-swatch natin siya sa arm. Ayan, I love talaga yung mga gantong color. So, ang ano sa kanila is pare-pareha sila ng packaging. Kapag walang box. Halimbawa, tinapon mo na yung box. Ayan. So, pare-parehas. Ayan. Okay. So, ito yung color tint, velvet tint, and then the color glaze. So, ang ano na lang is, kapag talagang memorize mo, diba, the color tint is fat. Ganun na lang. The velvet tint is thin. And the color glaze is tall. So, yun. So, ito yung tatlong variants. Okay, so let's swatch yung color glaze. Inaano pa ba? Kahit hindi na. Uy, color pink yung ano, oh. Uy! Kaamoy nung ano? Vice X and Clutes. Magkaamoy sila. And yeah, doe foot applicator. Yeah, magkamoy sila nung sana yan. Nung gloss. So let's swatch dito. Amoy judge. Amoy judge. Ayan. So ito yung color glaze, mga kaibigan. So first impression actually, para siyang color tint. So nung ina-apply ko siya, para siyang color tint na glossy.
Yun yung impression ko sa kanya. So, hindi sila smudge proof. Once na-set mo na, matatransfer pa rin siya. Hindi rin siya transfer proof. So, now, let's swatch sa ating lips. Kasi, syempre, iba yung sa arm, iba yung sa lip. Ay, wait, may nalimutan ako. Meron pong easy matte. Meron pong easy matte. So, this is their latest release dito sa lip products. Tama? Oo, kasi shimmer tints naman yung ano nila ngayon. Okay. So, meron silang easy matte. Compared to the other lip products, ito yung may walang salitang tint or color. Diba? Color tint, velvet tint, color glaze. Oh, diba? So, ito is easy matte. This is smaller or the smallest of them all. And same pa rin naman, may colorette logo here. And then, yung kanyang variant, which is easy matte. And then, beauty in all ways. Ayan, let's see. This is in the shade caffeine. Dahil may ligaw sa kape. Saan amoy kape, no? Oh! Iniba naman nila. Iniba naman nila. And, maliit lang siya, ha? This is 4 grams. And then, upon opening, 24 months ang kanyang life. So, let's open. Ito yung first nila na hindi liquid. So, let's swatch. Siguro dito na lang. Okay. So, first na, ano, first glide is smooth nga siya. Siguro kaya siya tinawag na easy matte is that mabilis mag-set. Basahin ko nga yung kanyang, ano, claim. One swipe is all you need, babe. Ganun, sabi niya. Or easy matte will hug your lip with a smooth matte finish that's never drying. Weightless but highly pigmented. One swipe delivers extreme color payoff. Actually, napansin ko naman. Available in 8 shades. So, ito yung caffeine. And then, this one is snack. Medyo peachy. Sorry. Ang ganda. Actually, bet ko siya kasi minimalist. Black. Tapos, yun nga lang. Hindi ko alam from the packaging, ano yung shade. I mean, kasi yung iba, like ito, kita mo sa labas, diba? Dito, yung sa easy matte nila, babasahin mo caffeine, pero hindi mo pansin dun sa packaging ko anong shade. If you know what I mean. Diba? Okay, so this is snack. So tingnan natin one swipe. Yung sabi niya kasi one swipe, diba? Yan. So, pansin nyo, hindi agad nagkulay doon sa ano, yung sa one swipe na yon, wala agad doon. Kasi kaya kanina, nag-second and third swipe ako dito sa isa. So, kaya papatungan ko siya ulit. Yan. So, doon na siya. Siguro, syempre, pagbago yung ano, pagbago yung product, unang swipe mong ganun, wala. Okay. So, tama naman. So, easy swipe siya, or one swipe is maganda na yung color payoff niya. So, nag-agree naman ako doon. So far, wala akong negative na masabi. I love! Okay, so now let's try sa ating lips lahat ng products. Okay, ito na yung collection ko ng color tint. Miss Nina, baka naman! Okay, so let's start with the color tint. So, ito munang blanket. Color tint na blanket. Di pala, gloss pala to. Tama ba? Alam mo, buti na lang inamoy ko siya. Gloss pala to. Okay, so ito mo ng color tint na Yumi. May nakalagay ba? Oh, iyon. Itong color glaze, pansin ko, wala nakalagay na color glaze. Yung color tint meron, velvet tints meron. Yon, Miss Nina. Okay, let's see. So this is Yumi. Kaamoy siya nung Squad Mousse Cream. So siguro same sila nung naging supplier nung ano nung kanilang like scent ganyan. Nag-set na siya agad to powder, ano, powder matte. Okay, so let's try naman yung isang shade, which is the Esme.
Esme, hindi siya sticky. And it's lightweight. Yeah. Pansin ko dito sa darker shade, mas matagal siya maset kesa doon sa Yumi. So, burahin ko lang and then velvet in style. Sobra lang siya mag-stain. Pero let's try na yung velvet tint in RSVP. Pinaparasahan ko ang aking lips ngayon. So yung velvet tint is definitely thicker. Ayan, so this is RSVP. Yeah, same finish. Pero mas makapal yung velvet tint. Okay, so burahin na naman natin. Sumasakit na yung labi ko. So yun lang, no? Kapag ka binura mo, hindi siya nakaka-smooth ng lips. Or nagsistain siya. Dito naman tayo sa after party! Ito yung nude, na bet ko. Ayan, parang maganda to. Comment nyo nga kung ano yung pinakabagay sa akin na shade. Ayan, so this is after party na velvet tints. This is really creamy. Ayun, masasabi ko, mas creamy siya kaysa dun sa color tint. Try ko na kaya siya as contour. Sige nga, try natin. Oh, in fairness naman, mabango pa. Kabila. Medyo ingat lang kayo sa paglalagay dahil sobrang pigmented. Tingnan nyo, ang dami ko tuloy nalagay. Since nga makapal yung consistency niya. So let's try naman sa nose line. Siya nag-stain sa ano ko, finger, in fairness. Oh, in fairness, nose line. Nose line mo yung ano, after party. So, this is velvet tint na after party. Used as contour. Yan, dito and then sa nose. Okay. So, tapos na natin yung color tint and velvet tint. So, let's try naman yung easy matte. First shade is caffeine dahil nag-brown na tayo kanina. So, ito kasi nasabi ko, hindi ko alam kung brown ba siya, ganyan. Pagkakukunin mo lang siya, nagmamadali ka. Hindi mo alam kung anong shade yung nakuha mo, diba? So, this is caffeine. Oh, smooth! Hindi lang siya ganun kabango. Katulad ng iba. Amoy iba, hindi siya amoy cosmetic. Kakulay siya nitong after party. So, if not, you're not a fan of liquids, so, bili ka nitong easy matte na caffeine. Ayan. Uy, mabilis, matanggal. Compare sa iba. Okay, so now let's try yung second shade, which is this NAC. Ito, feeling ko maganda. Yun nga lang, hindi ko talaga type yung smell. Hindi talaga. Meron siyang smell na parang hindi pa siya tapos gawin. Parang ganun ah. Okay, so this is snack. Okay? Ito naman yung ipapatong ko yung blanket na color glaze. And then mamaya, try natin sa alone. So yun yung susuotin ko saan. Oh! In fair. Ayan. So ito siya. This is color glaze. Blanket on top of snack. So, medyo may cooling effect talaga siya. And, tatry ko naman siya all, ano lang, ng siya lang alone. Ayan. So, hanggang ngayon, nafe-feel ko pa rin yung parang minty effect nung gloss kahit na tinanggal ko na siya. So, now, let's try it yung gloss lang alone.
So this is blanket. So itong blanket naman is perfect if gusto mong glossy lips with tint. Ayan. So ito yun. Sayang hindi ako nakaabot sa clear na gloss kasi syempre marami akong lipstick na gusto kong lagyan din ng glossy effect. Yun sana, pero kapag gusto mo ng ano lang, ng ganyan, na glossy and then may tint, so color glaze ka. Okay, so done na tayo with all the swatches, arm swatches, and lip swatches, and now let's proceed sa aking final thoughts. Okay, so ano ba? Packaging wise, yung box, ang masasuggest ko is don't throw them away because nakakalito. If you have a collection of all of the Colorette products, honestly, nakakalito pagka may kinuha ka, gusto mo na color tint, tapos ang nakuha mo pala is velvet tint sa iyong, for example, on your travel bag, ganyan. Medyo nakakalito. And then, yung color tint is lighter or lightweight, more lightweight than the velvet tint. So, if you're a girl that is a fan of lightweight lang, ganyan, yung hindi masyadong makapal dalhin, so you should buy the color tint. Ano pa, when it comes to finish, pare-pareha sila na, yung color tint and velvet tint, pareha sila ng finish, mas makapal lang talaga yung velvet tint. Next, yung Easy Matte naman, yan, I like the packaging, very minimalist. It's, yung shade lang talaga eh, hindi mo malaman, halimbawa, ito snack. I don't know if, yeah, oo, hindi naman, wala rin naman dito sa color ng logo. So, sana yung naglagay sila ng sticker na malapit yung color doon sa shade name niya. Ayun. So, when I pick itong ano, kailangan ko pang buksan para makita ko yung shade. So, sana ano, nilagyan nila ng sticker na may shade color. Yun lang naman. But, totoo yung claim na one swipe, it's very pigmented. Ito naman si Color Glaze is perfect. Yun nga, if you want glossy effect na may tint na. Kasi lagi na sa sold out yung clear. So, maganda yung... Ito, suot ko ngayon. And I feel... ano lang siya? Very minty, ganyan. So, yeah. Yun yung Color Glaze. Okay, yung prices naman niya. Color Glaze is... Or yung mga gloss is $3.49. The Color Tint is $2.99. So, ito yung mga malalaki. Yung Velvet Tint is $3.49. Yeah. So, I think yung ano lang, no? Yung Color Tint lang yung $2.99. If you're asking me if these are recommended, yes, they are. Kung ano ang bibilihin mo, kung ako ha, kung wala akong budget, doon ako sa color tint. Kasi $2.99 lang. Doon ako sa color tint, lightweight pa siya, and nagulat talaga ako na ganito yung, ano niya, ganito yung finish niya, and ganito yung formula niya. So, I really thought it's a water-based tint. So, nung nabasa ko, oil-based tint. So, nagulat talaga ako sa kanyang consistency. So, good job, Colorette! Na-impress ako. So, let me know if you like this kind of video. I will call it Madge Humbing. Good job! Yeah, so, tatawagin ko yung series na ganito na where I compare the same products of the same brand or different brand pero similar sila na product. So, ang series na ito ay tinatawag na Madge Humbing. So, Madge Humbing. Kasi, di ba, humbing is Tagalog for compare. Oh, di ba? Gusto mo yun? Yes! Nag-humbing tayo ng mga product. Thank you for watching the first episode of Madge Humbing! Oh, di ba? Shoutout nga pala sa aking pinsan na si Zelay. Nakasama ko lang dito. So, panoorin nyo. Meron kaming vlog. Nilalagay ko ang dito or sa description box below para naman maalala nyo kung sino si Zelay. And now, let's feature the comment of the day! Hey guys, let me just insert this clip because I discovered that velvet tints are transfer proof. So I'm wearing velvet tint in the shade after party. Look. See? So, pwede nyo rin siyang i-wear under mask. Kaya, super bet. But, nung tinry ko yung RSVP, this is also velvet tint on my cheeks. Hindi ko siya masyadong bet. So, nag-powder na ako and then naglagay ako ng RSVP. Hindi to RSVP, ah, iba siya.
So, I'm thinking I will do a separate video on application test para mas malaman natin or malaman ko din personally ano yung mas okay sa cheek, sa lips, and sa eyes. Alrighty! Thank you so much for being active! 2021 na, pero meron pa rin tayong comments of the day. So, tuloy-tuloy nyo lang ang pagko-comment, pagpo-post sa inyong comments, and then I will feature them. Alrighty! So, please follow me on my social media accounts. My Glam account is Majestic Glam. My personal account is MajLeoparte. My Kumu, TikTok, and Laika is MajVL. My Facebook page is MajLeoparte. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Ciao!